Welcome to the Beauty Dirt Family's newest endorser, my love, Arjo Atayde. Pero eto ha, aside from this new endorsement, meron din rin bagong project. As in teleserye, agad-agad si Arjo after ng Hanggang Saan. Ni Diyos ko, kasama siya sa The General's Daughter. Tama ba ako? The General's Daughter. Nakita natin yung, di ba, parang nag-post na nun sila Sir Deo, yung powerhouse cast nun, yung girls. Nakita na natin, naka-reveal na. Yung boys, parang unti-unti na rin nire-reveal lahat ng magiging cast ng bagong sopa. Ano kaya mga chika ni Arjo tungkol sa bago niyong project na to, sa Sampalan with Maricel and all. At saka syempre, kilalanin na rin natin ang pinakabago, ang winner ng ating kapamilya, ng isang kapamilya contest, ang MNL 48 sa It's Showtime. Push now na. Congrats. Like everyone else has, it's a blessing. Everything that's happening in my life now is such a blessing. Every project that's coming in, every endorsement that has been inquiring in like this, I've been very, very thankful and very, very thankful. Message ka ba doon sa mga naging pangalan ng sense? Yung naging sense? Oh, no. Hindi na rin na lahat ng none of my options sa mga things. Pero yung pagpili, doon sa tatlong sense, yung, meron? No, we practically had informal conversation about what scent is. What scent do I like for men, what scent do I like. And practically, these are the three scents that I would actually choose. So. Anong favorite mo sa tatlo? Yung alpha, it's citrusy kasi. And I'll go with musk, which is the radix. Mm-hmm. And then go for the last one. Okay. Arjo, katatapos ka naman ng serye, ano nga mga namin sa'yo? Dito movies muna ako ngayon. Yeah, movies. Well, I might do something soon. I'm not sure if it's a teleserye. But I wanna focus first with family time, me time, and movies. Kanina I said I was doing two. Right now, I'm on my third pala. So, I'm doing three and yeah, I'm enjoying movies so much. So, may mga travels yes. Din, or meron din naman. Kama mo yung girlfriend, or... Iba-iba, family, friends, girlfriend, iba-iba. So, depending on what trip. Pero most probably, babawi ako sa dalawa kong bursong kapatid. Dahil nga, we missed out on them so much for the past. Yung dalawa ni Mami Silvi yung babawi. Oo. Oh, si Mami may paraan din naman pagbabawi. Where are you guys heading? Saan ka pupunta? Maldives, Palawan, Korea, Thailand, and yun pa lang as of now. So, Anong movies yung gagawin? Hindi ko pa pwede sabihin talaga po eh. As much as I want to birth it out right now and spill the beans, but I really can't because they warned us that they have their own way of presenting or marketing the film. So, pero malapit na po. Bida ka dito o kontra bida? Wow, I really can't tell you, but what a surprise! It's all a surprise. Honestly speaking, I can't wait for you guys to see one of the ones I really want to tell you guys because it's really different from the way everything else is with me in this industry. So, may merong mga first time kong gagawin na hindi ko alam kung kakasapin sa mga tao or how will you guys approach it, ano ba, bangit ba, or what. But for me, as long as I know I'm doing 100%, and kasi I never get satisfied with what I do with. But as long as I know I'm on my 100%, as long as I know I'm wholehearted doing the project, then mahala na si Lord sa akin. Yung mga kasama mo na lang. Hindi rin po pwede kasi may mga na-post, may nag-leak na photo, so we really can't mention about it. Arjo, yung next teleserye mo, gaano ka ka-excited dun sa award-winning actress na if ever makakasama mo? The teleserye. Oo nga, akala ko. Oh. Wait, kasama ka sa meron. Hindi po. Special guest. Wala po eh. There were mentions pa lang mga pangit-pangit mo lang. Pero hindi naman po huling kasi I told 9-9 then for now. I wanna focus on movies first because okay. I think I'm slowly getting burned out from the channel. Tapos I skipped right away to drama. I didn't have a breather. I wasn't able to, you know. But for now, I think rest, movies, and whoever my guesting gets. Special participation. Yes, MMK. I would love to do MMK. Any other guestings, I would love to. Arjo, nakausap ko recently si Maricel Soriano and she mentioned that you will play as her daughter. Our son, sorry. Sa General's Daughter. So, ano binanggit ba niya po? Yes. Oo, nabanggit niya. Hindi naman pala. Kasi nabanggit niya. Pati yung role mo. Oo,
Ikaw daw yung anak niya. Hindi ko na po babanggitin yung role because this is gonna be one of the most challenging things I'll ever do in my TV. It's crazy. I told my mom and I talked to Tita Maricel as well at dinner a couple of days ago. Sabi ko, Tita, I don't know how I'm gonna do it. There's no such thing as a good actor. You have your bad days, you have your good days. You miss, you hit, you miss, you hit. Sabi niya, well, you have to believe in yourself and she's there to guide me. So, with the superstar telling me excited that. Excited to work with I'm more than excited. I think that's an understatement. Excitement is an understatement. I'm working with two actresses that I look up to so much. So, feeling ko kakakabahan ng habang baka magbakal o nung bakal sa sobrang. Ano impression mo sa kanya, personally? Maria. One of real isa sa mga pinaka-totoo sa show. She's very real. She has no filter. Very frank. Very, very kind. And loving sa mga kaibigan. So, Arjo, hindi ka pa rin makakapagpahinga pa sa lagi sa pera. Basta sa akin, Tita, huwag mo nalang yung dalasena everyday for me lang. Just a bit of time. I'm not telling na ayoko na magtrabaho. It's just I just really need a breather to let go of my character because I wasn't given that opportunity last time. Nagre-research ka na ba for the role? Well, I do research on every other roles I do. We're doing Provinciano. The research of Provinciano was really long. And this was Hanggang Saan, I really didn't have that much time. Kasi one month na, two months back, sa lang kagad. For this one, I think it would be soon, it would be shooting. But yes, I am preparing for it. As much as I can, I'm trying my best. I don't know what I'm going to do. I have to go through it. Sakaling may sampalan, are you willing na masampalan? Ni Miss Maria. Kasi isa yun sa mga ano niya. Yeah. Narinig mo na na malakas at masakit man ang pansin. Mga natuwa. And it's an experience. You know, I'm not scared to experience anything like that. She slaps hard. That's her. That's her emotions. I respect her as an actor. She slaps me. I'll take it. I react. Ay, pala reaction ka. Arjo, bilang galing sa Provinciano, anong reaction mo sa mga nagsasabi? Parang sobrang pinakabalanis. Na after nung chapter in you, ang daming pumasok na karang ayos. Well, Provinciano's been there number one standing up, so kahit naman anong comments yung saying, nagsasabi, I'm sorry ah, I'm not trying to put this on people, don't get me wrong. But Provinciano's been running there for a long time. It's more, for me, the way some people see it, the way they comment, it's close to a heroic film, a heroic series already. Which Cardo is just really teaching every Filipino values that should be brought out here. You know, generalizing everyone from na hindi dapat turuan yung politik addict, magiging masamang tao, mga illegal na, no? And I think people really do appreciate it. And if I think they're really tired of it, then why are the ratings so high still? It's still undisputed, it's still number one. And I have so much respect for the team. Imagine they've been running for 3 years now. How much? Nakakapagod po yun. 6 months na nga nag-dresery. Ibang artista gusto na mag-quit. 3 years pa kaya. And I envy them. That's crazy. And I really do have respect and I miss them so much. Okay. Arjo, kung mabibigyan ka ng chance na makatrabaho din si Coco, gusto mong mag-quit? All day, anytime. One call, I'll work with Coco. I guess I really wanna have a reunion project with him very soon. Kontrapida, best of them. Whatever role, basta makasama ko siya. Simula pa lang po ng journey ko. Sa pagsisimula po ng mga challenges and mga performances namin and sa mga pagsasama po sa top 10, nung bago po talaga hindi po ako napapasama sa top 10 na lagi nagpa-perform sa Showtime and based po yun, di ba po, sa votings. So, ako po marami po ako na-encounters na struggles, na mga hindrances, mga barriers po na encounter ko po. Pero po, lahat po lang yun, lahat po ng mga nakaharap kong problems, challenges, hindi po ako nagpatalo doon kasi sabi ko sa sarili ko, kung madadabangan po ako ngayon, kailangan lumaban ako, kailangan paulit-ulit po ako mag-try kasi alam ko po na ibibigay naman sa akin ni Lord to sa tamang panahon. Kaya siguro po sa pagpupursige ko po, kaya ibinigay niya po sa akin, kaya napasama rin po ko sa pagiging top po. So ayun po, thank you so much for that. To inspire people po, especially to the millennials and to the youth po. And as an idol po, we MNL48, the first generation, will prove to the young people and to be
an idol that will help those people na katulad po namin na mag-strive hard sa kanilang dreams, na maging successful po, and makakatulong po talaga kami kasi po kami po yung pinili po na mag-represent po ng Philippines po sa mga katulad po namin young people. So in our talent po at sa aming God-fearing purpose po na nandito po ngayon, ay ini-extend po namin yung help po namin sa people, sa young people, para po sila po ay maging katulad po namin at maging isa rin pong mabuting ehemplo sa ibang tao po na nangangarap pong maging katulad po namin para po maging isang idol po na titingalain ng bawat Pilipino at ng mga kabataan. Yun lamang po. Maraming salamat sa...